Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Atin po ngayong ipinagdiriwang ang dakilang kapiyastahan o solemnidad ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Isama po natin ang ating mga daladalang personal na mga kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kanilang mga tahanan na nanonood sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Lalong-lalo na yung mga may sakit, maging ang ating mga mahal sa buhay na yumauna ang mga kaluluwa sa purgatorio, atin pong isinasama sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon naming Heso Kristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa loob ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan nga kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao'y hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siyang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siyang nagbabasbas. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya'y naguutos, agad itong natutupad, dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda, purihin ang Panginoon. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto.
Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala na ating ipinagpapasalamat ay pakikipagbahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibaghagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa iisang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dakilang kapyastahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang katawan at dugo ni Kristo ay pagkain ng ating mga kaluluwa. At ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan ayon sa ating natunghayang Ebanghelyo. Akmang-akma po ang ating mga pagbasa. Ang ating unang pagbasa ay Diyos na nagpapalaya, pinalaya ni Yahweh ang bayang Israel sa kanilang pagkaalipin maging ang kanilang pagiging makasalanan. At hindi lang iyon, siya din ang Diyos na bumubusog sa bayang Israel. Kaya nga, binigyan ni Yahweh ng mana ang bayang Israel para mabusog ang bawat isa. At ang ating Ebanghelyo ay si Jesus nagpapakilala bilang tinapay ng buhay.
tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit para kanin ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya, patungkol din po sa pagkabusog. Ang ating Panginoon ay hindi tumitigil sa pag-aalay ng Kanyang buhay. Pagkatapos na Siya'y magkatawang tao, bagamat Siya'y Diyos, hinubad Niya ang Kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao para ialay ang Kanyang sarili sa ating mga kasalanan. Subalit hindi humihinto doon, ginawa pa Niya ang Kanyang sariling tinapay para maging pagkain ng sangkatauhan. Alam ng ating Panginoon na hindi lamang nagugutom ang tao para malamnan ang tiyan, ang sikmura, kung hindi alam din ng Panginoon na ang tao ay hindi lang nagugutom sa pamamagitan ng pagkain, maging ang kanyang puso ay nagugutom din. Hunger for foods, but we have also hunger for love, acceptance, and relationships. Noong magkita ang ating Panginoon ng Samaritanang babae, na kung saan ay ayaw ng babaeng bigyan ng tubig ang ating Panginoon sa pagsalok sa balon ni Jacob, subalit binigyan Siya ng ating Panginoon ng pangunawa, tinapay ng pangunawa. Nung mahuli ang babaeng nakikiapid, na gustong batuhin ng mga taong nakahuli sa Kanya, anong ibinigay ng ating Panginoon? Binigyan Siya ng tinapay ng pagpapatawad. Yung nakabayubay sa krus kasama ng ating Panginoon na isang magdanakaw, ano ang ibinigay ng ating Panginoon? Tinapay ng paraiso. Ang mga taong may ketungin, ang mga may sakit na lumalapit sa ating Panginoon, binigyan ng Panginoon ng tinapay ng pagpapagaling. Ang lahat ng ito'y walang hanggang pag-aalay ng ating Panginoon sa Kanyang sarili para lamang hindi maputol ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Marahil ay mayroon pa po tayong mas malalim pagkagutom. Ano ho? At marahil ay naiibsan ito dahil sa pansamantalang pagkabusog, kagaya ng sugal, kagaya ng pambababae, kagaya ng kung anuman ang masasamang alam natin na hindi dapat gawin. Subalit, sa kaunting bagay, sabihin natin kaunting panahon, nabubusog man tayo, subalit pansamantala lang ito, hindi natin namamalayan, mas lalong lumalalim ang pagkauhaw ng tao kung ito ang nagiging dahilan. Ang panawagan sa atin ngayon ng ating Panginoon sa pagtanggap sa Kanya during communion, inaanyayahan tayo ng ating Panginoon na kilalanin Siya bilang tinapay ng buhay na nagbibigay buhay. Sabi nga ng ating Panginoon sa Ebanghelyo, hindi ito kagaya ng inyong mga magulang na kinain nila, bagamat kumain na matay. Subalit ang aking laman, ang aking dugo, ay tunay na pagkain at tunay na inumin. At ito ang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Marahil ang katanungan sa atin ng ating Panginoon sa ating pagdiriwang nitong dakilang kapiyastahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Ano ba ang nagpapakontento sa ating pagkagutom? Si Hesus ba na nag-aalay ng kanyang buhay? Si Hesus ba na ibinigay niya ang kanyang buhay bilang tinapay? O yung mga bagay na pansamantala lamang ang pagkabusog natin, subalit alam natin na mas palalim na palalim ang pagkagutom natin sa tunay
na tinapay na magbibigay sa atin ng buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na Eukaristiya, mamaya tatanggapin po natin ang ating Panginoon sa anyong tinapay. During consecration, ito yung itinuturo ng simbahan, ang real presence. Immediately after the consecration, ang tinapay ay nagiging tunay na katawan ng ating Panginoon. Ang alak ay nagiging tunay na dugo. Ito ang tinatawag din pong transubstantiation. Transubstantiation dahil mismo ang ating Panginoon ang nagsabing nang damputin niya ang tinapay, ito ang aking katawan. At nung damputin niya ang kalis, ito ang aking dugo. Dahil kung transignification lamang po ito, di sinsanay sinabi ng ating Panginoon, nang damputin niya ang tinapay, nagsisimbolo ito ng aking katawan. Nang damputin niya ang kalis, nagsisimbolo ito ng aking dugo. Hindi eh, kung hindi ang sinabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Kaya nga, transubstantiation, ang ating tinatanggap ay hindi na po tinapay, kung hindi tunay na katawan ng ating Panginoon. Nasabi ko nga po kanina, ito yung pagkain ng ating kaluluwa na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Nawa, sa bawat pagtanggap natin sa katawan ng ating Panginoon, magpaalala sa atin na si Jesus ay nananahan sa ating mga sarili, sa ating mga pagkatao. At nawa, maiakma po natin kung ano ang dapat gawin, kung ano ang nararapat at kung ano ang inline sa kalooban ng ating Panginoon sa kanyang panawagan sa tinapay na kainin natin at ang alak na nagiging dugo ay inumin natin para ito ang maging pagkain na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus namatay inilibing, nanaog sa kinuroroonan ng mga yumao, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, doon magumula paririto tukom sa mga nangabuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taglay ang pasasalamat sa Panginoong Hesus sa kaloob niyang Eukaristiya. Idulog natin sa Kanya ang ating mga kahilingan para sa sangkatauhan, para sa buong simbahan, at para sa ating mga sarili. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa simbahang Katolika at lahat ng iba pang Kristiyanong relihiyon, nawa makatagpo sila sa Eukaristiya ng bukal ng kanilang paglago at pakikipagtulungan alang-alang sa lubos na pagkakaisang idinalangin ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para kay Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga natatanging ministrong laiko ng Eukaristiya, nawa ang kani-kanilang buhay ay maging matibay na saksi sa kabanalan ng sakramentong ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa mga may sakit, nalulumbay at mga dukha, nawa makahango sila sa Eukaristiya ng lakas na kailangan nilang panlaban sa pag-isa at pagtatakwil. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa ating pamayanan at mga pamilya, alalahanin nawa natin ang paglahok sa Eukaristiya ay nangangailangan ng katapatan sa pagtataguyod ng pakikipagtulungan,
katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakainin mo ang iyong bayan. Para sa mga malapit nang mamatay, nawa ang Eukaristiya ay maging patikim sa kanila ng ganap na pakikipagkaisa sa Diyos at lahat ng mga banal na siyang katunayan ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pakainin mo ang iyong bayan. Sa katahimikan po ng ating mga puso, muli po nating itaas ang ating mga daladalang kahilingan. Panginoong Jesus, pagkain at inumin ng buhay na walang hanggan, pawiin mo sa amin at sa aming pamayanan ang lahat ng hadlang sa aming pakikipagkaisa sa iyo at sa isa't isa. Tulutan mong ang buhay namin ay maging larawan ng piging na inihanda mo para sa amin sa kahariang pinaghaharian mo ng walang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan. Ang ipinahihiwatig ng mga alay namin sa paghahaing ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring naghahain para sa sansinukog. Nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod, ang pagdiriwang sa huling hapunay, paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namit pagsaluhan. Ang laman niya'y inihain upang ang lahat ay buhayin. Ang dugo niya'y dumanak nang ang lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang kadakilaan mo
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong isundog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat, na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, na ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Oh,
kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
pagpangatang mo sa sinidahan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagkapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Panginoong Hesukristo, hinihiling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa't dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petral, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ipinipilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Ang lahat po ay sumandaling magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pagkaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collection ng nagdaang linggo. Ikatlo, ipinagbibigay alam po na ngayong maghapon ay one way ang daan mula sa highway papasok dito sa pambansang Dambana. Maraming salamat po sa inyong pangunawa. Ipinapaalam din po sa lahat na gamit ang mga main arc entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, ang Osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go. Sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa Osteria. Ikalima, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa gilid ng main church. Atin din pong isinasagawa ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikapito, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman
sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyayari makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-apat ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong, luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa inyo pong lahat, maraming maraming salamat.
sa inyong pakikiisa sa ating banal na pagdiriwang. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Sino mo?